Hello mga ka-project, good morning. Ngayon naman mga ka-project, yung project natin is mag-skim coat tayo, magpintura na. Pintura na tayo sa bahay ko. Before tayo mag-apply ng pintura mga ka-project, kailangan i-prepare muna natin ang surface. Kailangan i-grind natin siya para mawala yung, para matanggal yung mga protruding na mga grains ng sand. Tanggalin natin ito siya mga ka-project. Pagkatapos natin ito siyang matanggal, makinis na siya. Mag-apply na tayo ng skim coat. Skim coat, paint primer, tsaka yung final na pintura, tsaka second coat yun. So ayun mga ka-project, kung kailangan natin siyang kapain mga ka-project, kasi hindi man natin siya makikita, kailangan natin siyang kapain. Kung meron pa mga abnormalities sa wall mo, grindan mo yan siya ulit. So before performing this task mga ka-project, don't forget to wear your PPEs ha. PPE ko, ito lang eh, wala akong face shield eh. Ito lang COVID face shield eh, magamit din. Tapos mask kasi masyado matikabok. Ito yung wall na applyan natin. So matapos natin siyang linisan, matapos natin siyang i-scrape, lagyan muna natin siya ng tubig para for more effectiveness sa ano natin, sa skin coat. Kung wala kayong ganito mga kartadje, pwede sponge lang. Mga ka-project, ang gamit ko na skim coat is itong Mundo Skim Coat Ski 1 Super Fine White. So ito ang gamitin natin. Ipakita ko sa inyo kung paano mag-mix. Pero in every chemical like this mga ka-project, may ano siya sa likod, may instruction siya, pero hindi ko na lang yan basahin. Ipakita ko na lang sa inyo kung paano mag-mix. Ang kailangan natin mga ka-project sa pag-mixing is balding malinis para dyan tayo mix ng skim coat, tubig, itong ano ko, itong chipping gun, pero nilagyan ko dito sa ano ng stirrer niya. Kung wala kayong ganyan mga ka-project, pwede yung barina, tapos lagyan nyo lang ng kutsara sa kutsara sa tip niya para mag substitute ng stirrer natin. Kung wala talaga mano-mano kamay. Maglagay lang tayo mga ka-project ng skim coat. Ang dami ng skim coat mga ka-project, depende lang. Huwag niyong ubusin 'to lahat kasi baka hindi niyo maubos pag-apply. Maglagay lang kayo ng dami ng skim coat na kaya yun lang ubusin. Lagyan natin ng tubig. Saka haluin.
Ang first coat niya, mga kapatid, kailangan mag-coating tayo nito pangalawang beses kasi yung first na coating, ganito pa yung hitsura niya. May maglabas pa ng mga itim. Kailangan natin siyang iputi yan lahat ang wall. Mga kaproject, ito na yung second coat ng skim coat. Kung makikita nyo siya mga kaproject sa malapitan, may mga pinholes pa siya pero ito, kaya na to mawala sa pintura. Kung makikita nyo mga kapatid, kailangan natin siyang lihaan. After sa second skim coat, kailangan natin siyang lihaan para yung mga bukol-bukol niya na maliliit, ma-eliminate. Kailangan natin gumamit nito, manual na sandaling, kasi kung makina yung gagamitin natin, baka malalim yung tama sa hawon, makita na naman yung simento sa loob. Kailangan kamayin, tapos kailangan natin kapain. Kasi yung iba, hindi na rin nakikita sa mata-mata. Pagdi siya masyado mga kapatid. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. So ito, yun, ito na yun mga kapatid yung pag-apply natin ng skim coat. Maya-maya ipakita ko sa inyo yung second coat ng paint pa din. Patay na rin. Mga kapatid, ito na yung final coating. Ito yung first coat sa final coating. Kung maobserbahan niyo mga kaproject, hindi pa siya makikita pa yung mga puti-puti sa wall. Ulit-ulitin mo yan mga kaproject hanggang sa mawala. Aabot ka ng third coat, ipaabot po ng third coat. By the way mga kaproject, ang gamit ko ay maliit lang na roller. Ito foam na roller. Kasi wala available na malaki din sa hardware namin. Kaya ito na lang muna yung pinagtsagaan ko. So mga kaproject, ito na yung final coat, finishing natin, first coat ng pintura. Samahan nyo ako hanggang matapos to. Mga kaproject, ngayon nasa mga 98% na ako tapos sa pagpintura ng bahay ko. Yung mga edges na lang yung kulang. So ipakita ko sa inyo yung resulta ng sariling kayod pagpinta ng bahay. Tal, samahan nyo ako. So mga kaproject, ito na yung sinasabi kong mga 98% kasi yung mga edges hindi ko pa natapos pinturahan. Tapos may mga finishing touches pa tayong kailangan ano dyan. Pero okay na rin mga kaproject, pwede na siyang pagtsagaan. Dito sa... Oh, ito yung green na tinira ko sa kwarto. Dito naman mga kaproject sa mini workshop ko, bale. So, peach yung tira ko dyan. Dito sa kwartong anak kong lalaki, say hi kuya. Hi. So blue yung tinira ko. Kasi as per request to blue, pati yung lamesa niya blue. And also my drawing. Oh. Oh, hindi pa tapos mga kaproject. Wala nang budget. Dito sa kwarto ng anak kong babae, pink naman yung kulay ng kwarto niya.
Dito sa pitch din ito, mga kaproject, kwarto to ng nanay ko. Yan yung pinakaluma kong mountain bike, mga kaproject. triple triangle pa yan na original na GT. So, ito na yun ang resulta sa sariling sikap, once again, na pagpintura, sariling kayod sa sariling bahay mo, mga bahay ko, mga kaproject. So, mga kaproject, I hope marami tayong natutunan sa sa vlog ko nito. If may katanungan kayo regarding sa paintings, don't hesitate to message me and I will very gladly to reply to your questions. Maraming salamat at Merry Christmas!